We're back again and again. Mark Martin. Our resident doctor. Our resident doctor. Marking my day to day with medical facts versus medical facts versus medical myth. So hi guys, we will be doing a myth busting, and joining us today again is our medical resident doctor sa ating vlog, si Dr. Michelle Abalos. She will help us to bust yung mga medical myth na ating narinig or ano tawag doon? We were told to believe nung mga bata tayo from our parents or especially sa ating mga lolo at lola. And this time, maririnig natin from a medical doctor kung yung mga sinabi sa atin ay totoo, may katotohanan, or merong scientific basis. So Martin! And kasama pa rin natin, of course, our cameraman and the slash layman slash driver slash future father, si Aldine. Yay! Okay. Medical facts versus medical meat. Versus medical meat. So growing up, we were taught ng mga bagay na akala natin were facts pero myth lang pala, hindi totoo. Or katulad na lang ng mga pag-uusapan natin ngayon, which is ika-clarify ng ating resident medical doctor. Okay, so number one, eto galing kay Aldine. Paano magtanong? Doktora. Pag matutulog ka ba? Nawala kulit mo yung game. Pag matutulog ka ba na basa ang buhok, mabubulag ka ba pagising? It's a myth. Di po totoo na kapag matutulog ka ng basa ang buhok, ay mabubulag ka. Okay? Siguro the worst na pwede mangyari, sumakit ang ulo mo. No? Pero hindi po totoo na mabubulag ka or manlalabo ang paningin mo. May mga iba pong dahilan kung bakit manlalabo ang paningin or mabubulag tayo. Pero hindi po isa doon ang pagtulog ng basa ang buhok. Okay. Ayaw lang siguro ng mga lolo't lola natin noon na basa ang buhok natin dahil mababasa natin yung punda. Madudumihan yung punda. Okay. Yes. So malinaw po yan. Pwede na matulog. Ang second nating medical myth ay bawal maligo pag may sakit or may lagnat. Ako na sagot niyan. Yan yung medical myth. So a medical fact is, ay busting ng medical myth. Meron kasi akong mga kilalang doktor din talaga na nag-a-advise na kapag may sakit, huwag daw maliligo. Pero ako, personally, yung mga na, what do you call this, siguro yung mga younger generation din ng mga doktor is naniniwalang wala namang masama kung maliligo. Ang tawag dito, mas makakatanggal nga nung init nung katawan. Kung hindi kaya ng tepid sponge bath, no, andyan talaga na ililigo mo para yun, sumingaw nga yung init, lumabas yung init. Tsaka sa ospital din talaga ginagawa yan na kapag close to 40 yung lagnat, imbis na magkumbulsyon, ia-ice bath para lang mawala yung init ng katawan. Okay? Kung kaya, maligo, walang problema. Pero kung hindi kaya, hindi kailangan pilitin. Okay, so ako magtatanong. So yung next kung ano natin, medical myth is galing kay Miss Clarence. Yung shout outs kami close parents about this. So it's about pasma. So bawal daw maligo pag pagod kasi nakakapasma or nakakamatay. Actually yung pasma kasi talaga is walang medical term, no, pero kasi diyan papasok yung parang Western meets Eastern medicine eh. Sa Eastern medicine kasi, it's just a matter of balance or equilibrium. So, kapag daw meron mainit, no? Like nagplancha ka, so hot.
So hindi mo pwedeng agad-agad na magpapasok ka kagad ng cold. Kasi mag-iiba talaga yung mararamdaman mo. Kasi hindi makakapag-adjust yung katawan mo. So hindi mo pwedeng from mainit diretso agad ng malamig. Dapat may pahinga. Kaya yung sinasabi, magpahinga. Kasi kailangan makapag-adjust yung katawan mo dun sa transition from mainit papunta sa malamig. So yung mga nag-gym, nag-exercise, is advice or recommended na magpahinga at least a few minutes few bago minutes, mag-anis. Oo. Talaga cool down. Lahat naman na nag-exercise or sports, may cool down na tinatawag bago sila maliligo. Okay, so yung number 3 nating myth, kuya, ano natin. Bawal matulog. Ay, bawal matulog after mo kumain kasi usually daw mababangungot ka. Bawal kumain bago matulog. Ang advice talaga is para sa metabolismo ng katawan, ano, dapat 4 hours before ka matulog, kakakain, last meal mo. Una, kasi para doon sa mga nagda-diet dyan. Kasi syempre, habang natutulog ka, mabagal ang metabolismo mo. So kung kakain ka ng heavy meal, right before ka matutulog, mas mabagal mabiburn yung kinain mo. Pangalawa is, actually eating prevents you to get sleepy. So kapag nakakain ka, before ka matulog, mas mahirapan kang makatulog. Kaya isa yan sa mga advice sa mga taong hirap makatulog. Dapat make sure na yung huling kain mo is 4 hours before nung plano mong oras matulog. No? Tapos, yun yung mga dahilan kung bakit bawal kumain. Hindi naman bawal, pero dapat merong ample amount of time. Pagitan ng tulog, tsaka ng kain. Tapos, kung ipapasok naman natin yung bangungot. Yes, bangungot. Ano ba yung bangungot? Ano ba yung bangungot? Bangungot kasi nightmare. ang bangungot is isang pangyayari. Usually nangyayari talaga yan kung makikita ninyo yung definition of term or hemorrhagic pancreatitis na tinatawag. Is usually nangyayari yan sa mga 18 to 35, if I'm not mistaken, year old na mga Asian males, no, na yun nga, namamatay sila habang tulog. So before, ang theory was kumain, yung mga usual daw na nangyari dyan, yung mga nagiinom eh. Nagiinom, tapos nag-food trip. Tapos, hindi na gumising. Yan. O yung mga yun nga, yung pagkatapos daw kumain, busog na busog, natulog, pagising, ay hindi na gumising. So, pag ino-autopsy sila, nakikita na yung pancreas nila o lapay nila is pumuputok. Kaya siya tinawag na hemorrhagic pancreatitis. Pero recent developments shows na namamatay pala ng bangungot na tinatawag ay merong mga arrhythmia or merong irregularidad sa pagtibok ng puso, yun yung Brugada syndrome na tinatawag. So, meron tayong risk factor, mga Asians na male talaga, usually talaga males na Asian, na magkaroon ng syndrome na yun. Pero, yung i-correlate siya dun sa pagkain bago matulog, hindi talaga, yun nga, yung mga recent na developments, nagpapakita, hindi yun yung dahilan. No? Pero, meron talagang mga valid reasons kung bakit huwag tayong kumain right before matulog. No? Yun nga, mabagal ang metabolismo, tapos mahirapan tayong makatulog, and another reason is pwede tayong mag-trigger ng, yun, yung gastritis or acid reflux. Kasi right after mong kumain, may higa ka. So, syempre, pag kumain ka, dadami yung acid production. So, sa position mo, medyo umakit yung acid. Okay? Yes. Yeah. Okay, so yung number 4 nating medical myth is you will be getting warts from frog's urine.
Narinig ko din yan nung bata. Shout out sa kapatid ko dyan na nung bata yung nagkakulugo. Yung bunso namin. Okay. Si Christina. Si Apple. Yun. So, siguro na lang siguro ng dahilan kung bakit nila naisip yan. Siguro sa probinsya dati, merong mga pagkakataong nahiiyan ng palaka or nakakita ng palaka sa CR, eventually nakita ng may kulugo, kaya kinorelate, no? Na yung ihi ng palaka ang dahilan ng pagkakakulugo. Pero ang totoo po, ang kulugo, ang dahilan po niyan ay virus. So kapag po nagkakulugo tayo, ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng virus sa balat natin, kaya po may tumubong warts. Tapos ang kailangan pong gawin dyan ay better talaga pumunta tayo ng derma. Pero meron na pong mga gamot ngayon. Hindi po siya galing sa palaka. Kawawa naman yung palaka. Wala silang kasalanan eh. Pinagbintangan ng... Pero wala pong kinalaman ng palaka sa kulugo. So kung may kulugo po tayo gustong tanggalin, punta po tayo ng mga doctor or derma. Number 5 is yung nabati. Or anong tawag sa inyo? Nabalis. So nausog. So, mausog mo yung bata pag binati mo. Nabalis ang tawag sa amin. Shout out sa mga taga-Laguna. Usog, balis, bati, yan. Natutunan ko ito, med student ako, no? Na, yun nga yung katulad na sinabi ko dun sa isang tanong, ito yung Eastern meets Western medicine eh. So, Eastern medicine, nagsabi na meron tayong mga energy, no? Sa katawan natin. So, usually nangyayari yung pag ang isang matanda, usually daw pag gutom, yung matanda, hinawakan o binati, tinitigan yung isang bata. Tapos yung bata magsisimula na siyang magsuka, mahihilo, magpapawisan, yan, di ba? So, explanation, yung energy from a larger person or an adult is napapas dun sa maliit na bata. So, na-overwhelm yung katawan ng bata dun sa energy coming from the larger person. So, ang tendency, nagiging symptomatic siya. Nandiyan, kumbaga, yun, nasira yung equilibrium ng katawan. Kaya nandiyan, nag-iiyak sila, nag-act out sila. Yes. Tapos, nandiyan yung para silang pinagpapawisan, mamumutla sila, or sasakit yung chan. It's because of yun nga, yung too much energy coming from a larger person to the smaller person. Yun po yung explanation ng balis, bati, tsaka usog. Next medical myth naman natin is pag Good Friday daw or during the Lenten season, your wounds will take long to heal. Wala pong katotohanan na panasugatan po kayo ng Good Friday ay hindi po gagaling o mahihirapan pong gumaling. Maglikot tayo pero wala pong katotohanan. Gagaling po. May mga inooperahan po ng Good Friday, mga emergency. Yes. So gumagaling naman po sila. Yeah. So hindi po totoo. Yes. Okay, and then next. Okay, number 7 is pinching the dose. Talagang ginagawa. Ikaw mo siya, nagsimula lang din sa ibigas. Oh. Ano niya ang sakit? So yun, pag pinish daw yung dose mo para tumangos kapag bata ka. Tinanong ko po ito kay Mark, matangos ba ang ilong ng tatay mo? Sabi niya, oo daw po. So, yun po yung sagot. Hindi po kailangan, kahit po anong pisil nyo dyan, kahit po anong pisil nyo dyan ng bata, eventually po babalik yan sa pagiging pango. Ang magiging dahilan lang po para magkaroon tayo ng matangos na ilong is kung mamamana natin sa magulang natin. Sa genes. Sa genes po yan. So, si Mark, matangos ang ilong dahil ang ilong po ng kanyang father ay matangos. Thank you, Papa. Shout out. Kung gusto po nating magpatangos, may mga ibang paraan na po ngayon. Rhinoplasty? Opo. Pero hindi po, kahit po anong pisil nyo dyan, mamumula lang po yan. Hindi po yan tatangos. Maawa po tayo sa mga anak natin. Side view. Side view. So yan ang magiging ilong na anak niya ni Vince Pio. Shout out kay Vince Pio. Papanood niya sa kanya. And number 8 nating medical myth is you will step over a baby, usually yung baby. Pag nag-step over ka daw sa baby or madi-delay yung kanilang growth. Ano yan? Tanong yan ni Nico Malon. Diyan sa Cebu. Shoutouts kay Nico Malon sa Cebu. Narinig ko din to nung bata ko. Pag
ano, pag hinakbangan ka, sabihin mo, balikan mo ako, hindi na ako lalaki. Hindi po totoo yun. Wala pong explanation, wala pong medical na basihan kung bakit po pag hinakbangan kayo, hindi na kayo lalaki. Ang tangkad nyo po ay nakabase, yan na naman, sa jeans na ipapamana sa atin ng ating mga magulang. No? Pwede pa ho talaga is yung pagtulog. So ito, hindi to natulog. O nalaktawan to. Totoo, yun. Hindi po totoo, yung pag hinakbangan ka, hindi ka lalaki. Walang basihan. Pero totoo po yun. Sa mga bata dyan, na pag pinatutulog kayo ng magulang ninyo, para daw tumangkad kayo. Totoo po yun. Kasi yung tulog po is nag-a-activate ng growth hormone? Hindi growth hormone, pero nagpapaboost siya ng paglaki ng mga bones natin. So kailangan po talaga ng tulog. Alam mo na. Number 9 na ata tayo. Number 9. Doktora. Yung first regla daw ba, pinahid sa mukha para sa pimples to prevent acne. Tunay ba yun? Shoutout kay Tay Felix. Sa New Zealand dyan. Sa New Zealand. Nihang ma. Lalo po tayong magkaka-acne pag po pinahid nyo po yung dugong yun sa inyong mukha. No? Hindi po totoo yun. Ang pagkakaroon po ng acne ay base din sa skin type. At yung sa, basically kasi talaga yun yung dumi eh. Dumi bacteria. Bacteria, kapag yung sobrang lala na talaga. No? So yung bacteria, tapos yung dumi na pumapasok sa pores natin. Tsaka may mga skin types kasi talaga na mas prone magkaroon ng acne. Pero yung pong, yan yung sinasabi nilang ipahid yung unang dugo, or yung tumalon, pagka nagkaregla para tumangkat pa, hindi po totoo. Wala pong basihan. And the last question is vitamin D. Isa to sa mga vitamins. Yung sinasabi po na makukuha sa araw. Kailangan po natin yung araw para po i-turn yung vitamin D from inactive form to active form na kailangan natin for growth development, no? So kaya po yung mga babies natin, no? Pinapaarawan natin kapag yung umaga, no, around 7 to 8. Kasi po, yun, para nga yung inactive form ng vitamin D is ma-turn to active form na gagamitin ng katawan natin. Pero hindi po siya nakukuha sa araw. Yun. Good thing na nabanggit to, itong question number 10. Kasi si Mayan, yung aking fiancé. Shout out sa aking fiancé. ginagawa niya to. Sabi kasi hindi siya masyado na-expose sa araw nung nasa Saudi siya. Tapos parang in-advise sa kanya na magpaaraw siya para makakuha siya ng vitamin D. Ibig sabihin, pag nagpapaaraw pala siya, hindi siya nakakakuha ng vitamin D. Inactivate, yes. Inactivate 'yon. So nakakakuha siya. Hindi, ang nangyayari, hindi mo nakukuha kasi yung vitamin D. Yun lang yung kaklaruhin natin. Hindi mo siya nakuha sa araw. Pero you need the sunlight to make the inactive form ng vitamin D into the active form na kailangan ng katawan mo. Totoo po yan, dito sa Middle East, no? Marami po sa ating mga Pilipino dito. Marami, kahit hindi po Pilipino, kahit po mga ibang lahi, na may mga joint pains, bone pains, muscle pains, only to find out na ang dahilan po, vitamin D nila is sobrang baba. Kasi po yung mga tao dito dahil sobrang init nga ng panahon, takot na takot po magpaaraw, tas madalas nasa loob lang, or lalabas lang pag wala na yung araw. Medyo yun, kapag matagal ka na dito, ang nangyayari, nadideplete naman ngayon yung vitamin D mo. Kaya yun, nakakaramdam sila ng joint pains, muscle pains. Tapos ang gagawin sa kanila is i-injectan or magti-take nung oral vitamin D. Pulmonya. Number 2? Ah, ito pala. Dalawa kasi yung number 2. Ah, sorry. Pag natuyuan ka ng pawis, totoo bang magkakapulmonya ka? Hindi po. Kasi po, ang pagkakapulmonya po, ang dahilan po niyan ay virus or bacteria. So kapag po may umubo, no, tapos
nakuha ninyo, nalanghap ninyo yung virus or bacteria, yan, or kaya may umubo sa isang bagay, tapos nahawakan nyo yung bagay nyo, naiano nyo sa ilong ninyo, so pumasok yung virus or bacteria, doon po kayo magkakaroon ng pulmonya. Pero yung pagkatuyo po ng pawis, hindi po totoo na pag natuyuan ng pawis, magkakapulmonya tayo. So, ulitin po natin na nagkukos ng pulmonya, mikrobyo, virus or bacteria. I hope na na-bust namin yung mga myth or mga medical myth with the help of our resident doctor sa ating vlog, si Dr. Michelle Sheena Abalos. Talagang lagi yung myth. Knowledge is power. Knowledge is power, no? So kung meron tayong mga naririnig na bagay, hindi natin sigurado or meron tayong doubt, magtanong tayo sa mga tamang tao, mag-research tayo, guys. O totoo naman yun, knowledge is power. Mas maganda yung alam natin kaysa sa yung hindi natin alam. Okay? Yay! So I hope you were able to mark your day sa ating medical myth versus our medical facts. And thank you guys for watching. I'll see you on my next video. Mark out. Wow! Wow.